terus. Nah, di alamnya nanti saya tinggal lagi. Jadi ini kepelatnya dengan sesendok. Ini juga kita pakai sesendok. So, ang ingredients lang naman po nito is sibuyas, puti man or red, pwede na yun. Pero kung ayaw nyo medyo maanghang, mainam na yung puting sibuyas. Tapos, syempre, yung ginagad na kalabasa, and then, lagyan ko ng flour and salt, pepper, tsaka kunting basil para medyo masarap. At tsaka, syempre, huwag nyo kalimutan ng egg. Huwag lang pong masyadong marami. Dalawang egg lang naman po ang nilagay ko sa isang buong kalabasa. Ayan, ang medyo mahirap naman po sa paggawa ng okay is yung paggadgad. Kupag ko rin mo kasi yung kalabasa, yung medyo mahirap po siya. Magkakasugat-sugat pa yung kamay mo, ganun. Pero worth it naman po kapag pag naluto na siya, naipito mo na siya, worth it naman. So, ayan, binaligtad na siya yung itang po. Ito na lang po para perfect yung pagka, ano niya, yung pagka-fry niya. Ipaplatin mo lang siya dito sa sandok. Yan. Ipaplatin mo lang siya. Make sure na din na kamay mo na yung pinanghahalo mo sa harina at saka dito sa lahat ng ingredients. Para talagang makuha niya yung talagang lasa. Yung. Ayan. Kung natin yung lagyan. Ayan. Meron na tayong ready cook. Ayan. Dito na natin isasalin. Uy. So, ayan, maglalagay na po ulit tayo. Lagyan natin ng konti. Ayan. Oops, huwag ganyan. Ito pa. Make sure din na mainit muna yung kawali at saka yung mantika bago ilagay para hindi po dumikit. Magiging messy na po siya pag dumikit. Ayan. So, may isa po akong helper. Ayan, siya po yung taga-alagay. Ayan. Siya po yung katulong ko na actually, favorite niya po ito eh. Siya talaga ang may idea nito eh. Binili niya pa po ito dun sa kanyang work. Ayan. Sige, 10 bundok. Yan, sa ika-10 bundok pa raw niya binili. Diba? Ang galing. Kasi yung pay po yung asawa niya. Kung po kasi siya, nagtatrabaho siya sa DPWH. Yan. Kaya, galing siya doon sa Talavera, Nueva Ecija, nagpa-rapid test sila kahapon. Awa ng Diyos, negative naman po. At so, ayun na nga, bumili siya ng kalabasa. Positive lang bipolar. Positive lang po siyang bipolar kasi minsan po talaga may sumpong siya. So,
So, ayan, maglalagay na po tayo dito ng sample. Ayan. Wait lang, han. Ipaplatin ko muna. Para, ano, maganda yung pagkakaluto. So, ayan, medyo marami pa to. Kasi magbibigay din po tayo sa kapitbahay. Ayan. Sa isang bahay po kasi, tatlong pamilya kami. So, syempre po, hati-hati kami sa lahat, sa bills, sa sul. Pero magkakaiba naman po kami. So, bigayan lang. Pa, kaya marami po yung ginawa namin kasi bibigyan din po namin sila. Hindi namin mga paso. So, ayun lang guys. Ganun lang po kasimple ang pagluto ng okoy para hindi po siya sabog-sabog. Para hindi siya durog-durog, ganun. Kailangan lang po ganun. Ipaplatin mo lang siya dun sa flat na sandok. At saka mo siya unti-unting ididip dun sa mantika. So, yun lang guys. Make sure lang po na nag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Madam D Vlog. So, yun na guys. Goodbye. Thank you.